na makilala mo po ang ating mga participants sa ating mong panel discussion na ating mong last review. So, ang ating po ay Sunday, Sir Wood, Tobias, Sir Bill, mga moment po namanay sa araw ng Monday. Wednesday, Tuesday po ay iba ako na sa Tuesday. Then, si Ate Marina po ay araw ng Wednesday. Then, si Sir Kihapon po ay ang araw ng Thursday. So, ngayon po ay, ayan, good morning po. Kung may tanong po kayo, sa bahay nyo lang po itanong mamaya. Itanong po pala ito po. So, the judgment on Babylon, yun, kung saan ay sa ating lesson, ano po ay binigyan tayo ng napakaraming mga signs, napakaraming prophecy, ano po, at ang sabi na sa ating pag-aaral, napakapalat natin ng mga Seventh-day Adventists na nakakabasa at nakaunawa ng mga salati ng propesiya. So, ngayon po ang sabi ko sa atin ng kusan ay sa pitong salon na nakalagot iba na seven last days. Dito po ay nakalagay yung pang-anim. Ano ba yung anim na plagues? Ano ba yung nangyari? Sa ika-anim, natuyo ang ano po ang Euphrates na kung saan dito po sa Euphrates na ito ay lumabas ang tatlong mga ano, masamang demonyo, di po ba? Meron yung frog, kaya nilalabas siya ng iba't ibang uri ng tatlong demonyo, masamang spirito. Na kung saan sa ating tanong na ito ay mapag-aaral natin, dito po ay magbibigas o mababanggit ang iba't ibang uri ng mukha, ano po, ng ating kaaway sa ating panahon ngayon. So dito po, nabanggit ang mga kapangyarihan mula po sa papal room, sa spiritual room, at sa ano po, pagan, ano po, na kung saan sa ating pag-aaral ngayon, kagaya po ng mga spiritism, ay ating po na pag-aaral ng nakaraan. At ngayon po ay nasa panguling kabanata. Ano po tayo? So, ngayon po ay debating time, Sir Wood, sa ating pag-aaral, the Harlot Babylon. Bakit ha? Ngayon po, the Harlot Babylon. Sir Wood, ano po, sabi nga po dun sa ating lesson kayo, sa ating binasang e-text, come out and hurt my people. Naniniwala po ba kayo na sa loob mismo ng hurt ng Babylon ay meron pa yung mga tao na pinalalabas sa po ng ating Panginoon? Sino nga bang pinalalabas? Di po ba mula po sa political power and religious power? The combination of the power these days sa kung saan talaga makita natin that everybody unites kung kapangyarihan talaga ng papasi, ay kumurang po mga nasa paligid natin pala. So, ay... Pero sige po, ay nagpay naman po tayo ngayon po. Bago po tayo pala magpatuloy, Ate Ruth, pwede ba ang mga panalangin mo na tayo? Let's pray, Panginoon, sa mga namin po na gusto ninyo ang pakasalamat sa patuloy ng pamahal sa amin. Pinagalit natin sa inyong patuloy at kapatawaran sa aming mga patutulang hinihingi. Salamat, Panginoon, sa patuloy ng pagsubaybay sa aming buhay, sa mga kasabibalan na Espiritu, bigyan niyo po kami ng kaliwanagan na pwede kami mag-aaral na niyo yung mga buti ng katotohanan sa aming masakabuhayan at ito'y aming mag-share sa mga tao na hindi pa tinatanggap sa inibilang personal at kapasitas. Salamat Ama sa pag-ibig ng aming dalangin sa ngalan ng Kristus. Amen. Happy anniversary sa aking lahat. Wala pang aming mga kasama kawawa. Happy 30th anniversary mga kapatid at welcome po tayo sa ating iglesia sana sa Tasmanjira at ating mga bisita. Welcome po kayo. Sana sabi ko kanina kay Brother, tulungan kami at alam po na alam na ito. At saka si Ma'am Bagdayan, hindi naman niya kami tutulungan. Wala kami mga pastor dito. Wala yung aming ano, parang kaming mulilat talaga. Wala si Pastor Kulin kasi bagong panganak ang masawa niya. Hindi namin alam kung ano nangyari. And for your information, ang aming pong yedelder ay may sakit din po si Brother Sam. So, ay ako po ay nalulungkot sapagkat kahit gano'n naman, patuloy po ang kanyang mga alaga dito, ang mga karama niya, mga kasama niya. At nagsisita po kami na ang kong namin ito na mahusay.
dito ay may tayong dalawang grupo dito na sinasabi sa akin. Pago yun ay, ang babae po dito ay sinulo para sa bayan ng Diyos. At kung ating pamaninin, may dalawang klase ng babae. Ang mabuti at ang masama. So, kinakailangan po natin alamin na sa panahon ngayon ay para rin tayo na balik, that is, ano ba? A repeat history. Diba? Ano, sir? Ano, para may panibago lang balik, history, generation repeat itself. Kasi sa panahon ngayon ay nangyayari din na grupo. So, dominant nga ngayon ang grupo. Sabi nga sa atin, ang unang grupo itong sinasabi dito ay ang mga hari ng lupa na yun ang inaaniban ng mga politiko, political, no? At saka yung mga makapangyarihan. At ang ikalawang grupo naman ay may relasyon sa babaeng patutol na Babylon. Babaeng Babylonia. Parang hindi ko matutupin. Kasi yung sabsala ng salitang patutol ay hindi talaga maganda. So, alam po namin na pag sinabing ito ay hindi aaya-aya sa ating kung patuloy tayo na sasabi tayo sa ganitong grupo. So, mayroon tayong choices kung paano natin ito maiwasan sapagkat pinakita na sa atin kung paano tayo lalabas doon. At sa kasalukuyan po ay ito pinapractice na sa atin, hindi lamang sa atin iglesia, kundi sa atin